Magandang araw sa inyong lahat. Nandito ulit tayo ngayon, syempre, sa Team Gravity Laguna. Alam niyo naman na ito lamang ang authorized dealer ng Evo Helmet dito sa Laguna. Dito sa Odds Helmet and Safety Gears. Mamaya sabihin ko sa inyo kung saan at paano makapunta rito. Kasi maraming nagtatanong na naman ulit kung saan at paano daw pumunta dito sa shop na to. Ito mga troops, may mga bagong dating. Siyempre may bagong design at bagong model na dumating dito sa Odds Helmet and Safety Gears Team Gravity Laguna, mga troops ha. Meron din siyempre yung page sila. Puntahan nyo na rin yung page nila, Odds Helmet and Safety Gears. Look for Nilo Cruz. Pero mas mga katroops, mas maganda kapag nakita nyo sa page, pumunta na lang kayo. Huwag na kayong mag-message, huwag na kayong mag-PM, or huwag na kayong mag-text. Puntahan nyo na. Basta nakita nyo agad sa page, pinakamaganda yon, pinakamaganda suggestion ko sa inyo. Kasi alam nyo kung bakit, sa dami nag-PPM, hindi na po tayo may isa-isa. Hindi na po tayo masasagot lahat kahit sa text. So pinakamaganda, puntahan nyo na yung lugar na to. At mamaya ulitin ko, sabihin ko sa inyo kung paano pumunta dito, okay? Pero tignan muna natin yung mga bagong dating na helmet dito. Yan, ang bagong helmet dito na may modular muna. Unahin natin si modular, syempre. Ito, si modular nila. Yan. So, BXR4000. So, BXR4000 na to. Sigma design. Ayan, oh, tignan nyo. Sa presyo natin, syempre, SRP price lang dito, 4,300 pesos. Basta merong graphics. Okay? Yung plane na nado doon, mga troops, yung makikita nyo, yung plane na yan, 4,100 pesos lang. So, yung plane na Sigma na BXR4000. So, tingnan natin ano ba klase itong BXR na to. So, kailangan syempre, modular. So, angat mo lang dito. Kailangan mo iangat mo lang sa dito. Yan, naka-modular na siya. Then, okay. Siyempre, siya ay naka-dual visor. Imposible na, lagi naman dual visor ng Evo, di ba? Alam naman natin, mga pros. Ayan. So, ayan. O, angat lang natin. Okay, yon. Kailangan mag-lock lang siya. Then, naka-dual visor na siya. Then, yung ano niya, yung lens niya. Ito na, i-slide mo lang, mga troops. Naka-slide lang yung kanyang dual visor. Yan. So, ito ang ating modular helmet na si BXR4000. Simple-simple lang, oh. So, marami din nag-up sa atin modular, di ba? So, pagbabalik, siyempre, kailangan press mo rin to. Then, pagka-press mo, kaya mga troops, pe-press mo lang siya uli dito, then ibababa mo na siya. Ganun lang kasimple ang ating modular. Ito, yung Sigma na to, kulay blue yung design niya. Yung airband niya, simple lang, ito lang yung mga airband niya. Sa isa lang, tapos dito. So ito, maganda yung pinaka-airband niya dito. Ayan o, so, mas maganda yung flow ng hangin dito. Mas maganda yung ventilation niya siguro dito, kaya maganda nito. At tingnan natin muna yung isa, yung plane. Kasi sabi ko sa'yo, 4,300 pesos lang. Hindi natin sa pag-uusapan kung anong klase, anong shell to, diba? Basta Evo, alam naman natin si Evo. So, ito yung with graphics na BXR4000. At yung plane natin, kung kaya yung plane. So, ito yung plane. Diba? Titanium yung gray ang design nito. Yung kulay titanium gray, 4,100 pesos lang. So yan, naka-iridium, naka-ano ka na, naka-modular ka na, di ba? Ganda. So yung mga nag-hap dyan ng modular, so punta ka dito Evo. Parang kundi ako nagkakamali, ngayon lang uli nakapaglabas si Evo ng modular, di ba? Dati kalimitan puro full face ang gamit nila, nilalabas nila, pero ngayong batch nito na dumating dito ay modular. Okay? Ano pa ba yung bagong dating dito, mga troops? Ito yung ginagamit na ni J-Mac. So ito. Ito, mga troops, ito yung gamit ni J-Mac. Kung napanood nyo na, mga troops, kung napanood nyo na yung commercial niya o yung mga, sabi tayo, mga intro, yung mga t-shirt niya, ito yun, mga troops. Ito ang ginagamit ngayon ni J-Mac. So, shoutout siyempre kay Idol J-Mac. So, ito yung DX7. So, DX7 motard. Motard, parang motard talaga yung design niya. Tapos, ito yung tatawag nila peak. So, parang may meron siyang bubong. Parang ganun ang dating niya. Peak ang tawag dito.
Alam nyo ba yung pick na nito is natatanggal. Siyempre, kung gusto nyo, kung ang gamit nyo, sabihin natin pang off-road. Halimbawa, halimbawa na, gumamit kayo ng ADV. Siyempre, mas maganda, mayroon ganito, may pick siya. Diba? Pero pag gumamit kayo ng scooter type, pwede siyang tanggalin. Pwede tanggalin yung pick. So, ganito lang yung mga trusso. Ito. Ito yung pick niya pag tinanggal. Yan. Mamaya, pakikita ko sa inyo kung anong klase pag tinanggal na yung pick. Okay? Ngayon, ano bang meron dito sa helmet na to? Siyempre, so DX7 na to, yung ginagamit nga natin ni Idol J-Mac. Tingnan natin mabuti mga troops, ha. Siyempre, ayan. Tingnan natin. Ito yung kanyang lens. Okay, tapos naka-dual visor. Nakatawa naman, di ba? Naka-dual visor na siya. Tapos naka-smoke lens. Siyempre, may pre-din to. Meron din livering clear lens to. Pero nakalagay dito ng smoke lens. Dual visor. Yan. So, yung presyo nito, 4,300 pesos lang. Ang maganda dito, mga troops, full face to. Kasi, yung iba, may mga off-road. Bakit? Kalimitan, pag off-road ka lang, mas maganda naman talaga is full face. Pero eto, pag tinignan nyo, mas maangas. Tapos, eto yung glossy black. Medyo, shiny yung pag ano nya. Medyo, pag tinignan nyo, yan, may, parang may glitters yung dating. Ayan. Pag nailawan siya, ano, kitang-kita nyo. Then, eto talaga ngayon lang lumabas to eh. So, angas. Iba talaga, iba yung forma eh. Ang angas. Pwedeng pang off-road na motor, pwedeng pang scooter. Kasi eto, kukunin ko yung pang scooter type. Kasi tinanggal nga yung kit. Eto mga troops oh. Eto pag tinanggal mo yung pick o yung pinakapalong, yung ganito. Pwede mo siyang gamitin pang scooter. Pag tinignan mo yung forma, ayan oh, ang angas, 'di ba? Ang ganda. Kung gusto mo naman ako naka-ADV ka naman, eto oh, tingnan mo. Kung off-road, okay, baka mo gusto mo motor dang style o yung motocross yung dating ng motor mo, eto naman ang gamitin mo. 'Di ba? Ang ganda. Eto yung isa. Yung isa, 'di ba? Ang angas, ang ganda ang forma. 'Di ba? Sa halagang 4,300, meron ko na napakagandang helmet at syempre J-Mac design pa. Okay? Ganda, diba? Natatanggal. Sabi ko kasi yun, natatanggal po ang kanyang peak. Tapos alam nyo ba, pag tinanggal yung peak, eto oh, meron lang siya dito. Tatanggalin mo lang siya dito. Meron siya pinaka parang lock dito. Pag tinanggal mo siya doon, then pwede mo na siyang isalpak ngayon yung ating pick. Ito yung pick na to. Kasama naman to. Libre naman to eh. So, pwede mo siya ilagay dito. Isalpak nyo siya. Yan. Magkakaroon ka na ng pick. Diba? Kung gusto mo yung ganun. At mas maforma din. Pero kung ayaw mo naman, ito lang. Kung gamit mo yung scooter type, ganito lang. Tignan mo naman kung gaano kaganda. Kapag ito ang gamit mo, diba? Tingin ko, okay to. Pang scooter type talaga. Pag ganito ha, ganito, gantong klase. Diba? Ang ganda. So ito yung pinakabago ng Evo Helmet TX7 DX-7. Diba? Bok lens, may kasamang clear lens. Tapos dual visor, airbend. Wala tayong masasabi sa mga ganun, diba? Pag-uusapan natin mga airbend. Siguro tingnan lang natin yung mga actual ng iba. Kasi pag ginamit to, kung gaano, kung meron bang noise wind to, di ba? Alam naman natin minsan may mga helmet na gano'n. Pero ito, hindi pa natin natetesting. So, soon, pag nakagamit tayo nito, tingnan natin kung gaano kaganda yung wind noise nito. Kung meron ba talaga o wala. Kasi meron talaga iba. Na tumakbo ka ng 60, medyo maingay na eh, no, di ba? Ito, soon, matitingnan din natin to, no, di ba? Okay? So, ngayon, ano pa ba yung ibang design? May bagong dating pa dito. Hindi lang itong dalawang to, meron pa dito. Ito yung XR03. Ito yung XR03 mga troops. Ayan, di ba? Ang ganda din ng forma nito mga troops, ha. Ibang klase. Pero to, ano to, matte, pinaka-matte to, tapos hyper yun. Ayun, hyper yun. So, Hyperion to. Ang ganda.
Pero ang kakaiba lang nito, mga troops, ito lang ay naka single visor. So ito lang kakaiba dito sa helmet na to, sa XR03 na to. Single visor, pero meron siyang spoiler at may kasamang libreng lens to. So yung price ito, 3,700 pesos. Sa 3,700 pesos, meron ko ng XR03, may magandang spoiler, may smoke lens, may livering clear lens. So lahat, kalimitan o lahat ng Evo helmet, may livering clear lens yan. Ngayon, kung may mabibilihan kayo, o bumili kayo ng ibang store, tapos walang clear lens, mag-isip na kayo. Kasi lahat po, merong libreng lens. Kasi meron akong nabalitaan, mga katros, alam nyo ba, bumili sila sa isang shop, wala daw libreng lens. Wala lang libreng clear lens, siguro binibenta na ng ibang shop yon. Kaya ganun binabawas. Kasi previous nyo na yun eh. Libre na ng Evo yun. So, hanggat maaari, pag bumili kayo, hanapin nyo yung clear lens o kaya smoke lens. Laging meron pong libre si Evo na ganun. Diba? Kaya huwag kayong basta-basta magpapaloko o magpapalulo sa iba na walang libreng lens. Although may nag-ahap, pero syempre, meron na yung iba na mas mataas yung presyo. Hindi natin masisisi yung iba kasi gusto nila kumita. Above SRP sila. Pero hanggat maaari naman, huwag masyadong overprice. Diba? Normal na kumita. Tama lang yan. Kailangan natin kumita. Pero huwag naman pong sobra-sobra yung ating ipinapatong para lang makabenta tayo ng Evo helmet. Diba? Tulungan din naman natin yung mga naghahanap ng helmet. Diba? Gusto nila ng helmet na Evo. Huwag natin samantalahin o pagsamantalahan ang ginagawang paghahanap nila ng Evo dahil hype na hype talaga. Okay? So, tingnan natin. So, yan ang ating bagong dating dito sa Odds Helmet and Safety Gears. Pinakita ko na sa inyo yung dalawang klase, tapos ito yung pangatlong design. Siyempre may Valkyrie pa rin dito. Hindi lang yun, siyempre may mga ibang helmet pa rin naman dito. Kaya pag pumunta kayo dito sa shop na to, hindi lang Evo yung makikita nyo, pero ito lang yung Team Gravity Laguna. So dito lang makakakita ng SRP price ng Evo. Paano pagpunta rito? Simple lang mga troops. Punta kayo siyempre ng City Hall ng Binyan. Punta nyo ng City Hall ng Binyan kasi yung iba nahihirapan talaga magpunta. Tulad ngayon, may nagsabi sa akin paano pagpunta sa YouTube na to. Simple lang, punta nyo ng City Hall ng Binyan. Pag nakita yung City Hall ng Binyan, pasok kayo doon mismo sa compound ng City Hall ng Binyan. Tapos, meron daan doon kanan. Pag kanan mo, dire-diretso lang, makita nyo yung may isang tulay. Then, kakaliwa na kayo. Pag kaliwa nyo, pangalawang kanto makikita, kakanan na kayo. O kaya naman, pinakamagandang landmark nun makita nyo yung Iglesia ni Cristo. Pag nakita nyo yung Iglesia ni Cristo, kumanan na kayo. So yun. Tapos, after nun, makita nyo yung Iglesia ni Cristo, pag kanan nyo, hanapin nyo yung South Plain 2. Ang pinakano naman nun, pinaka-landmark naman, minsan may nakaparadang tricycle kasi may parada ng tricycle doon sa may labas. Makikita nyo, South Plain 2, mga katulog sa pag South Plain 2, pagpasok ng South Plain 2, unang kanto, kaliwa. So, pag kaliwa nyo, unang kanto, yun, hanapin nyo lang Southern Street. Yan, pag makita nyo Southern Street, siguro mga ilang bahay lang simula doon sa kanto ng Southern Street, makikita nyo na itong Odds Helmet and Safety Gears. Meron po silang plug ng Evo. Okay? So, yan, maraming salamat mga troops. At maraming salamat, siyempre salamat kay Sir Nilo Cruz. Binigyan ulit tayo ng pagkakataon ng makapag-vlog dito sa shop niya, dito sa Odds Helmet and Safety Gears. Yung mga naghahanap ng Evo helmet, dito lang po, SRP price po tayo dito. Okay? So, tingnan natin ito ulit, isang to. Yan na mga troops, maraming salamat. So, ito yung mga stock ngayon ng Evo. Puntahan nyo na ha, ulit ko. Huwag na po kayo mag-PM, huwag na po kayo mag-text. Pumunta na lang kayo. Kasi, sure ako, may inip kayo pag nag-reply. Hindi na po makapag-reply talaga sa dami. Okay? Kaya mga troops, Evo helmet tayo. Sabi nga nila, Evo number 1, diba? Kaya, salute sa inyo, mga troops. Ride safe always, and God bless. Okay.